Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw. Yes, panibagong video na naman ang i-share ko sa inyo. For this video guys, isang Honda XR Mountain ay magpapalit tayo ng clutch lining. Para masimulan natin trabaho ay kailangan tanggalin ang kanyang muffler, kanyang putris at ang kanyang kickstarter, no? Kaya magikin na natin. So ngayon natanggal natin ang kanyang muffler, kanyang putris, syempre i-drain muna natin ang kanyang oil guys, no? So pagkatapos ma-drain ang kanyang oil, syempre saka natin tatanggalin ang kanyang kickstarter. Okay. Ang kanyang oil guys, no, sabi ng owner ay bago pa lang change oil nung makahapon lang, no, kaya napakalinis pa ng kanyang oil. So siyempre tanggalin natin ang kanyang kickstarter. So lahat ng mga bolt na nakita nyo dyan sa kanyang crankcase guys, no, nasa mga walo yan, no, tanggalin natin yan lahat. So kapag matanggal na natin yung lahat ng mga bolt guys is tanggalin natin ang kanyang crankcase gamit ang rubber mallet. Yun. Kapag matanggal natin yung kanyang crankcase cover, no, i-double check lang muna natin yung kanyang pre-wheel. Yan po ang tamang pre-wheel ng kanyang clutch guys, no. So kapag masimbol na natin, ganyan din dapat ang pre-wheel pagkatapos natin siyang magpalitan ng clutch lining. So yan. Amazing. So first step guys is tanggalin natin ang kanyang tatlong bolt sa kanyang centrifugal cover. Yang takip na yan guys, no, sa ating clutch bill na connect sa ating clutch shoe. Pagkatapos matanggal yung cover guys ay luwagan mo natin yung apat na bolt sa kanyang clutch housing, no, para hindi tayo mahirapan mamaya kung sakaling tanggalin natin yung apat na bolt na yan. Okay. Kapag maluwagan na yung apat na bolt guys, tanggalin din natin yung dalawang bolt sa ilalim ng ating oil pan. Yung parang lalagyan ng oil sa ating clutch housing, no. Yung pundo niya parang reservoir. So luwagan din natin yung kanyang lock washer sa ating clutch bill. Kasi may lock washer guys, no, sa kanyang castle nut. So kapag maluwagan na natin, eh, siyempre sikutin natin ang kanyang clutch bearing. So numero ng clutch bearing pala guys, no, baka may magtanong yan po, ay 6200. 6200 po ang bearing ng ating clutch bearing ng ating Honda XR Mountain. So tanggalin natin ang kanyang nut. Tapos yung nut ng ating clutch bell. So kapag ito guys, kapag matanggal na natin yung dalawang nut, tanggalin natin ang mga washer nila, yung lock washer na yan guys, kasi mahirap na tayong bunutin ang ating clutch bell kapag nandyan pa yung lock washer nya. So sabay natin siyang bunutin. Yan. Kapag sabay natin siyang binunot, siyempre guys, pagbalik natin ng dalawang yan clutch housing sa kabila, ay sabay din natin siyang ibalik. So okay naman yung kanyang clutch bill guys, no. Yan po ay aming napabuild up. So matagal na yan, almost 1 year na yung napabuild up namin. So ito na guys, no, yung ibig kong sabihin kung bakit kailangan natin luwagan yung apat na bolt para hindi tayo mahirapan pagluwag pagkatapos natin siyang mabaklas. Tulad na sa video guys, di ba? O di ba, napakadali lang. Okay. Tanggalin yung apat na bolt kasi naluwagan natin siya sa kanyang clutch housing. So napakadali lang po magpalit ng clutch lining, no. Kung meron kayong impact wrench, castle wrench, so kayang-kaya nyo mag-DIY. So kapag matanggal na yung apat na bolt sa ating clutch plate lifter, no, saka na natin makikita yung apat na clutch spring. So yan, malapit na mabaklas. Yan guys, no. So yun, yun ang apat na clutch spring niya. Tanggalin natin yung apat na clutch spring. Diyan natin masiparate yung clutch wheel at saka clutch plate natin, no. So yan, meron siyang dalawang washer, yung makapal at saka yung manipis. So yan. So merong washer sa ating clutch housing guys, no, yung natinuro ko sa kamay, no. Check nyo yan, no. Dapat diyan mahuhulog pagbalik niyo.
So bibigyan ko ng idea kung paano yan ang diskarte na hindi siya mahulog ng pagbalik natin mamaya sa kanyang clutch housing. So ito na yung paglalagyan ng kanyang clutch lining tsaka clutch friction nyo between sa clutch wheel tsaka sa clutch plate. So yan. Yan yung clutch plate niya. Yung clutch lining. Clutch friction. So yan. Alternate lang yan guys. No? Apat po ang clutch lining ng Xari Mountain. At ito naman ang kanyang clutch friction. Yung metal niya guys. No? So kapag nabaklas na natin yan, syempre guys, linisin natin ang kanyang makina. Tanggalin natin yung mga gasket niya na una. Tapos hugasan natin yung lahat ng pisa sa kanyang clutch. Saka natin siya i-assemble. A few minutes later. So ito yung clutch lining na kapalit natin. No? Yan po ay original daw, sabi ni Busing. Pero usually kapag original talaga guys, no, is individual talaga ang packing. You know? Hindi lang ako sure kasi nakaset siya eh. Ito daw ay nakahalaga ng 600 pesos, sabi ni Busing. So yun, know, baklasin na natin yung kanyang paglalagyan. So alam nyo ba guys na ang laman ng clutch lining na binili ni Busing ay 5. So pang TMX na packing. Yeah. So mas maigi guys, no, is lagyan natin siya ng oil para hindi agad-agad masisira ang ating clutch lining. Yun ang pinaka-sikreto malupit natin, no. Kailangan pag nag-assemble tayo talaga ng bagong clutch lining, eh dapat ibabad natin siya sa oil, no. Kasi yung nakagawian ng iba is i-direkta na lang agad nila i-assemble. Ito yung magbigay task o lifespan ng ating clutch lining na hindi agad-agad na nasisira. Dahil yan sa amazing oil na nilagay natin, no. Kasi matagal pa makapasok yung oil sa ating clutch housing, guys, no. Kaya mas maigi is lagyan natin siya ng counting oil. Mga sikretong malapit natin. So ito na yung pinaka best part guys, no, is i-assemble natin siya sa kanyang clutch wheel. So yan. So una is yung clutch lining. Siyempre guys, sa yung clutch friction nyo is meron siyang makinis, meron din siyang matulis. Yung matulis na part or sharp yan, hinang ko ay nasa labas yan, nakaposisyon, no, tulad niyan guys, no. So okay, since nakaposisyon ang ating clutch wheel sa labas, dyan natin siya ipa-position na yung matulis na part ng ating clutch friction. See. Pagkatapos dyan, alternate lang guys, siyempre, no. Pagkatapos ng clutch friction is clutch lining na naman ang ilagay natin. So sa clutch lining guys, no, walang direction yan, no, kahit balik tayo, pwede po. Hindi katulad ng clutch friction is meron siyang direction guys, no. Lahat ng makinis, lahat ng matulis ang kanto ay may position siya guys, no. So clutch lining, pagkatapos ng clutch friction, pagkatapos clutch lining. So sa clutch lining guys, no, meron siyang isa na nakahiwalay kasi yun ang design ng ating clutch housing, no. So yung isa is sa ibabaw yan guys. So yung tatlo is magkahilera siya. Ayan, di ba? Makita-kita nyo mamaya kung saan natin siya ipoposisyon yung isa, no. Check natin guys, no, kung natama ba ang ating paglagay ng clutch lining, clutch friction, clutch lining, clutch friction. Yung pagka segregate natin, no, para hindi tayo magkamali. Kaling magkamali guys, may mapiktuhan ang performance nating makina. So yun po ang pratandaan. Yung isa guys is nakahiwalay siya, no. Yung tatlo is nakahilera siya. Yan, tulad na sa video guys, oh. Sinigrigit ko muna siya. Yan. Saka natin siya ilagay sa kanyang clutch housing kapag okay na yung pagka-arrange natin. Tingnan yung clutch housing guys, no. Is meron siyang nakaseparate na isang clutch lining. So ilagay natin ang kanyang clutch plate. So dapat is naka ano yan guys, no, naka sapak, naka 00 yan. Hindi yan pwede nakaangat kasi walang half clutch yan kapag nakaangat yan. Yun, di ba? Yun guys, no, yun po ang final na position niya kapag nakompleto natin ang pagbalik ng ating clutch lining. Napakadali lang talaga guys, sundan, no, napaka easy lang. Saka natin ilagay yung clutch spring, yung apat na clutch spring. Dapat ilagay muna natin yung clutch spring guys, no. Diyan yung makita ang ating diskarte, no, kung bakit nilagay ko yung apat na clutch spring. Saka ko nilagay yung clutch plate lifter niya. Kapag nilagay na natin yung apat na bolt guys, huwag mo natin isagad, no, o higpitan, no. Kailangan yung clutch plate at saka clutch wheel natin is magkadikit sila para hindi magkahiwalay yung lining na inarrange natin. Yan po ang purpose kung bakit ginanyan ko ang diskarte, no. So malaking tulong yung tips na yan guys, no. Hindi po lahat ganyang diskarte ay pinakita ng ibang mekaniko. So dito lang po niyan, okay, makita sa Al Motor Clinic. So yun, no, di ba? So pagkatapos ma-arrange na yan guys at dikit na lahat, kukunin na natin ang kanyang clutch housing.
sa kanyang paglalagyan, you know. Di ba? Ang linis at saka ang gandang tingnan. So yan, di ba may nakita kayong washer dyan kanina? So para hindi yun mahulog guys, lagyan nyo sa kaunting grass. Ayan po mga discarding malupit natin. Para dikit talaga yung washer na yan. Kasi kapag mahulog yan, every time, kapag ibinalik nyo yung clutch housing, ang tendency, walang half clutch yan. Kahit anong adjust yun sa nut sa labas ng crankcase, wala pa rin half clutch kapag yan po ay nahulog. Marami na nagkamali nyan guys, no? Pagkatapos nila magpalit ng lining, ayaw na magkaroon ng half clutch dahil yun sa washer na nahulog. So kita nyo diba? Sapak na sapak agad pagka-assemble natin dahil yun sa apat na spring na kumakapit at hindi nagkahiwala yung mga lining na kinabit natin. You know? So kapag na-complete na guys at saka yung arrangement, yung isa na yan sinigrigit natin, saka na natin higpitan yung apat na clutch spring. Yan po ang purpose kung bakit sinabi ko agad kanina na huwag mo lang higpitan hanggat hindi natin malalagay sa clutch housing. Kapag ma-arrange na natin siya, yung apat na clutch lining, dyan na natin higpitan yung apat na clutch spring guys. Siyempre, huwag natin kalimutan yung retightening kapag ma-install natin siya sa kanyang makina yung apat na clutch spring. Pinali natin na higpit. So, yan o. Diba? Napakadali lang po talaga sundan kung paano magpalit ng clutch lining sa Honda XRM na 110. Kahit sa ibang mga motor guys na mga 110 mapitin CC ay same lang po ang paraan. So, next step, i-assemble natin yung kanyang clutch bill. Sa clutch bill is meron siyang washer nilagay ko sa gitna guys, no? Kapag mawala yung washer, isa rin yung dahilan kung bakit maka-apekto yan sa paghigpit ng ating castle nut. Wala siyang free will guys. Kailangan meron talagang yung washer. So kapag sinabay natin siyang binaklas kanina nung una, sabay din natin siyang ibalik. Yun po ang tips para masapak natin ang dalawang pisa na yan, yung build sa kanyang clutch housing natin sa kanyang makina. So huwag natin kalimutan yung oil pan, no? Yung parang reservoir niya silalim, yung parang baso. Yan, na silalim guys, no? Yung kalimutan ibalik kasi malaking tulong yun sa pag-lubricate ng ating clutch lining. Okay. So, ikot-ikutin nyo lang dalawang guys, no? Hanggang sa magkaroon lang siya ng tamang position o compatible sa kanyang gear, no? Ikot-ikutin nyo lang siya. Kailangan lang mahabang pasensya para makuha natin ang tamang pagpasok ng dalawang yan. Siyempre guys, may tips ako ibibigay sa inyo, no? Kapag makita na natin at makuha natin yung position, dapat yung maliit na gear sa ating clutch bill, dapat nagkaroon yung coincide sa ating clutch housing. Silby, siyan po nabibigyan ng lock at iwas tunog sa lagutok ng ating makina. Ituturo ko yung mga guys na sa clutch pro. Yung gear na maliit na yan na sinabi ko kanina. Kita nyo bang gear na yan guys na nakahiwalay? Dapat yung gear na yan at saka yung gear ng ating clutch housing, dapat guys is magkadikit siya or magka-coincide. Kasi yan po nabibigay lock sa ating clutch bill at clutch housing para may iwasan natin magkaroon ng lagutok sa ating clutch, no? So yan, so, pakita ko nyo mga guys, no? Kapag nasa tamang posisyon na yan. Yan. So back na natin yung camera. So yun, no? Diba? Lapat na siya. Yan guys, yung maliit na gear na yan. Saka yung clutch housing. No? Dapat i-check nyo yan guys, no? Kapag kayo na symbol. Kasi iba is nakita na hindi nagka-coincide ang dalawang gear niya. Maaari is mapudpud yan guys. So kapag na-okay na yan guys at na-coincide, i-check na natin ang kanyang counterclockwise, no? Yan. So meron siyang half clutch o one way. So kapag clockwise naman guys, dapat is naka-engage yan. Yan tulad na yan, no? Diba? Para ibig sabihin is kumakagat na ang ating clutch bell. Yun, i-retightening lang yung apat natin na bolt guys, no, sa ating clutch spring, no? Para hindi yan basta-basta matatanggal. Next step is balik natin yung kanyang mga washer. Dalawang washer po ang sa kanyang clutch housing. Yung makapal sa kanyang manipis na may nakalagay na outside. Tapos yung kanyang castle nut. Siyempre sa kanyang clutch building, no? Yung lock washer, yung washer na may nakalagay na outside. At higpitan na natin. Next step is ibalik natin ang kanyang clutch bearing. Katapos ng clutch bearing, siyempre guys, yung lock washer ng ating castle nut, no, ng ating clutch bill, ibalik natin yan guys, no, para hindi yan basta-basta maluluwag. Luluwag. Kasi pag nalimutan natin yung i-lock yan is may possible luluwag yung nut, no? Kahit isang lock lang yung kanyang nut at saka yung may kanal ng kanyang castle nut. So lagyan natin ng grasa guys, ang purpose ng grasa para yung clutch lifter niya is di basta-basta nahulog, no? Didikit talaga siya. Yung mga sekretong malupit natin dyan. Siyempre balik natin yung kanyang centrifugal cover, yung tatlong maliit na bolt na 5mm. Kaya bago pa sa channel ng at ngayon, panhinihin ko supportahin lang subscribe
at pindutin ang bell icon para lagi update sa mga bagong video na in-upload. At ikaw ni at kung ikaw ay ngayon na nag-guys ng Facebook page, paki-like at paki-follow na rin. Maraming salamat. So yun, no. So itong pinakalas at guys, no, yung sa loob na i-assemble natin yung dalawang clutch lifter niya. Yun ang purpose, guys, kung bakit nilagyan ko siya ng grasa para niyan basta-basta nahulog. May timing mark, guys, no, sa paglagay ng clutch arm. Yung dot na yan. At saka yung guhit ng ating cheese pedal axle dapat is magka-coincide yan, no. Kasi kapag nagkamali kanya ng isang ngipin, walang half clutch yan. Or yung pagkambe nyo, guys, mapiktuan. No. So may guhit siya dyan, no, yung sa araw na yan. At yung dot na tinuro ko kanina sa araw din, dapat is magka-coincide yan, guys. Wait lang, ha. Okay. Asimbol naman natin siya. Kasi kapag nagkamali ka dyan, guys, kahit isang guhit lang, or advance or late, mapiktuan po ang ating pagkambya. So, yan. So, basta yun lang, guys, na yung guhit, saka yung dot, dapat magka-coincide talaga yan. Para makuha natin ang tamang pagkambya, yung performance ng ating pag-hop clutch, saka yung pag-back changer natin. So, yun. So, okay na siya. Okay na yung pre-wheel niya. Ang kulang na lang is ibalik na natin ang kanyang clutch crankcase cover. Siyempre, yung gasket pala, huwag natin kalimutan. Baguhan natin siya ng gasket kasi nasira ng kanyang clutch gasket na. Napudpud na. So, yan po ang purpose ng grasa, guys, no? Yung sa araw na yan, no? Hindi siya nahulog, di ba? Kasi iba is nahirapan, guys, ibalik kasi nahulog siya. Yan po ang sikretong malapit natin, grasa ng katapat. So, balik natin ang kanyang crankcase, guys, no? Kasi yung may pinaka-moment of truth pa tayo dyan na ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng clutch, yung nut. Yung nut, guys, no? Yung pinaka-last na part ng ating makina. Para makuha natin ang tamang timpla ng ating clutch, half clutch, saka yung pwersa niya. So, ibalik natin yung lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang crankcase. Dapat pantay lang paghigpit, guys, no? Para nito magilid yung crankcase natin. So, kapag mabalik na natin yan, guys, siyempre kukuha tayo ng 14mm na back range saka flat screw, no? Para sa pag-adjust ng kanyang clutch. Yung nut na sa labas, guys, no? Na malaki. Yan. So, kung paano ba i-adjust yan? Siyempre, luwagan natin siya, no? I-release natin yan. Yung bolt sa gitna na flat is i-counterclockwise natin yan, guys. Hanggang sa nag-lock siya, no? Nag-lock. Yung last na higpit niya. So, na-feeling nyo na nag-lock na siya sa last higpit niya. Yan. Twist lang muna natin, no? So, i-adjust natin yung nut. So, ilalock na natin yung bolt pa counterclockwise, ha? Yan. So, yan. Naka-counterclockwise na siya. Kapag feel nyo na mahigpit siya, ikutin nyo siya ng 180 degrees. 180 yan. Diba? Naka 180 lang siya. Hindi siya 360, ha? So, pagkatapos, ilock nyo niya. Ilock nyo ang nut. Yan po ang pinakasikretong malupit natin kung paano tayo mag-adjust ng clutch pagkatapos ating mag-install ng clutch lining. Siyempre, guys, may idea rin ako nang i-share, no? Kung paano naging successful ang ating pagkabit ng clutch. Siyempre, tuturo ko sa inyo, guys, pagkatapos niyan. So, punta kayo sa change pedal. So, okay na siya, no? So, pagpunta nyo sa change pedal, guys, itong gagawin nyo para makuha nyo kung meron bang half clutch o wala. Kahit hindi na pala rin ng ating motor, malalaman natin yan, guys, na may half clutch sa ating motor. Apakan nyo ang change pedal, huwag nyo bitawan. Yan, inapakan, ha? Pag naka-apply na kayo ng change pedal, ikutin nyo ang gulong. Kapag napipreewheel ang gulong, tulad nyan, matek na, guys, mayroong half clutch sa ating motor. Pag binitawan natin yan, na walang half clutch at nag-engage ang ating gulong tulad nyan, di ba? Yan po ang secret malupit natin kapag naging okay na ang pagkabit ng ating clutch lining at naging successful siya, no? Yan lang muna, guys, no? Sa araw na ito, maraming salamat sa walang sound pasuporta at panood. Siyempre, see you sa akin next video. Ride safe. God bless. Shout out kay Honor. Yan. Ayos.